Laway ng isang ibon, isang mabisang gamot, at bagay na maaaring matagal mo na ngang hinahanap na lunas sa iyong iniindang karamdaman. Ano nga kaya ang lasa ng laway ng ibon? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin at kilalanin ang natatanging ibon na nagtataglay ng pambihirang kakayahan, benepisyong pangkalusugan, at kagamutang hindi mo inaasahan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Narinig mo na ba ang ibong kung tawagin ay baling sa sayaw o layang-layang? Isang klase ng munting ibon na hindi nga natin gaanong kilala. Sapagkat ito di gaya ng karaniwang ibon ay hindi naman dumadapo sa sanga. Mapapansin mo lamang siyang lumilipad sa himpapawid tuwing dapit hapon na o kaya naman ay kapag hindi gaanong maaraw ang panahon. Ang layang-layang o swiftlet ay isang klase ng swallow sa pamilya nga ng Apodidae. Ang ibong ito ay lubhang kakaiba sapagkat imbes na mga straw, sanga ng kahoy o mga damo sa kagubatan ang gagamitin nila sa paggawa ng pugad ay gagamitan nila ito ng kanilang mga laway na tumitigas nga kapag na-expose ng matagal sa hangin. Karaniwang matatagpuan sa Timog Asya ang mga baling sa sayaw na ito. Nakilala nga at popular dahil sa ang pugad nito ang siyang tinaguriang pinakamahal na sopas na maaari mong matikman. Ang bird's nest soup na siyang delicacy ng mga Chinese. Pinaniniwalaan na ang pugad ng ibong ito o ng pugad ng baling sa sayaw ay mula sa inipong bulabuhat sa dagat at sa mga laway ng layang-layang. Kung kaya naman ang lasa nito ay maaaring maikumpara o maihambing sa lasa ng mga seafoods. Batid mo ba na napaka-rare at napaka-bibihira na lamang nitong mabili ngayon? Sapagkat, 3 beses lang naman sa 1 taon, maaaring gumawa ng pugad ang mga ganitong ibon. At idagdag pa nga, na nagpupugad lamang sila sa mga gilid ng bangin o kaya naman ay sa loob ng kuweba na sadyang napakahirap ngang makuha. Kaya naman ang ilan ay handang gumastos ng 5,000 piso o higit pa para lamang matikman ang lasa ng bird's nest soup na ito. O kaya naman ay ang tumataginting na 225,000 pesos sa bawat kilo nito. Subalit ano-ano nga ba ang mga sustansyang taglay ng pugad na ito? Ang pugad ng layang-layang o baling sa sayaw ay mayaman nga sa protina, carbohydrates, calcium, sodium, iron, potassium at mga mineral na mainam na magpapalakas at magbibigay o magdadagdag sigla sa ating mga katawan. Kung kakain ka nito ay makakaiwas ka rin sa pagkakaroon ng lagnat o simpleng sipon man. Hindi rin masama kahit pa nga araw-araw kang kumain ng pugad na ito dahil mayaman ito sa collagen, amino acid, antioxidant at hormones na pinaniniwalaang mainam na makapagpapabata sa mga cells sa ating katawan. Lubhang maraming mahiwagang benepisyong hatid sa ating katawan ang pugad na ito. Kaya naman, nararapat na ito ay matikman mo. Sa mga probinsya nga, ito ay ginagamit nila upang ipakain o ipainom sa mga bagong panganak para sila ay kaagad makabawi ng lakas. Ikaw, nakakita ka na ba ng pugad na ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.
para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.